Hello po, good day po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay meron tayong i-upload na video. Ito ay isang property na ipinagbibili. Ang location po ng property na ito ay San Jose, Antipolo Rizal. Nag-vacation lang po tayo dito at sinabi nila sa atin na mayroong ipinagbibiling property dito. Dahil vlogger po tayo ay pwede natin i-take yung opportunity para makapagbigay ng informasyon dun sa mga interesadong buyer na malaman na dito sa lugar na ito ay may pinagbibili, ano ang potential ng property na ito. Pero bago nyan, mini-welcome muna natin ang ating mga manonood na medyo napakatagal tayong hindi nakapag-upload at nawili sa pamahinga. Pero sa likod na ay may mga gawain kaya hindi nakakapag-upload ng mga video for sale po. Napakaraming property na pwede nating i-upload pero dahil sa mga ginagawa ay may iisang tabi pansamantala. Pero kapag nakabilo ulit tayo, i-upload natin mga video na para dun sa pakinabangan ng ating mga seller na gustong mabenta ang kanilang property at dun sa pagbabayer na naghahanap syempre ng mabibili. Baka isa sa inyo ay mangustuhan ang ilan sa mga ito. Pero sa oras na ito ay ipapasilip ko po sa inyo ang isang napakagandang property po dito sa Rizal na baka may isa sa inyo na nanonood na magka-interest po dito. Ang property ay nakaunan mismo dito sa Cemented Road. Ayan po, doon na namin pinarada yung sasakyan sa harap at yan na mismo ay yung kanyang tapat papunta doon. Ang dulo po nyo ay creek. Apo. Ayan o, residential din po ang mga katabi niya. Yung banda ron na nakikita nyo kanina ay bahagi ng property na binili ng isang nagtayo ng resort. Kaya yung nabawas dun sa isang ektarya po yung area ng property nito. Yung other part ay binili na ng isang developer at ginawang resort. At the rest, may natitira pa ho. Pwede rin yung gawing itong resort kung gusto niyo o i-develop na kagaya ng karatig nyo sa gawing kaliwa na ginawang sinukat-sukat tapos nilagyan ng mga bato at ibininta para pang-residential. Ito yung isa sa potential na pwede nyo gawin kung kayo ang makabili ng property or kung gusto nyo bumili ng part o portion ng property, gawin yung residential. Magkano ang presyo? Negotiable price pa po. Pag-uusapan pa kung magkano ang presyo na nababagay dun sa lote na kukunin nyo. Kung magkano ang per square meter, kontakin nyo po ako personal dahil ang price po niya is optional, depende sa kung gaano kaluwang o kalaki nung area na bibili nyo. Kasi pwede siyang cut, pwede naman itong buuan. Kung buuan naman po ito, dun sa natitira sa isang ektarya, ay siyempre may discount po. The more na mas malaki ang binili nyo, discounted po. Pero ang presyuhan sa lugar na ito ay napakamahal na po. Bakit? Ang Antipolo Rizal ay isa sa mga lugar na nilalabasan ng mga tao sa Maynila. Ibig sabihin, yung compressed na tao sa Maynila ay lumalabas sila ng Antipolo. Dito sila bumibili ng mga ginagawa nilang bahay, lalo na nung panahon ng pandemic. Kaya sabi ng mga taga rito, karamihan daw na nakabili dito ay galing sa Maynila. Siyempre, saan ka naman pupunta ay di dun sa probinsya na kasi ang Antipolo Rizal is considered as province na. Pero ang property po dito per square meter napakamahal pa rin po. Pero mas mura ikukumpara mo pag nandun ka sa Maynila. Napakabilis kasi ang biyahe papunta rito sa lugar na ito. Actually, yung daanan papunta dito napakaluwang yung kalsada. Kasi ito na rin yung naging isa sa mga dinevelop nilang daanan papuntang south. Kaya kung halimbawa papunta ka ng Antipolo, diyan ka makakita ng ang kalsada ay napakaluwang o ilan din yan. Mayroon tayo papakitang picture mamaya kung paano pinaganda ang Antipolo. At sa mga bulubundoking part ng Antipolo ay dati mura pero ngayon mula nung masiminto at ang mga tao ay naging busy dito nung panahon pandemic, tumaas ang presyo ng mga lupa dito. Kaya kung halimbawa ikaw, sir, ma'am, nakikinig ka o kayo nanonood ka sa video ito, samantalahin mong bumili na sa oras na ito, sa panahon ito, sapagkat ang katayuan
ng property ay untitled pa. Lahat ng property dito sa port nito ay wala pang mga titulo. Lahat ito ay mga rights lang. Sabi nila, darating yung panahon na sabay-sabay na maglalabas ng titulo ang Antipolo. Pero sa ngayon kasi dahil watershed ito ay mga public land. Ang mga tao dito ay posisyon lang ang pinangahawakan. Pero sabi ng mga naka-interview natin dito, nakausap natin dito, kung ito ay magkaroon na ng titulo, double, triple ang price na ipapatong na siyempre ng mga may-ari. Kaya kung halimbawa interesado ka, nakikita mo yung potential na pwedeng i-take advantage mo dahil ang mga property ito ay wala pang mga titulo, take your risk. Pero makikinabang ka once na ito ay nagkaroon na ng mga titulo. Pero siyempre, ingat-ingat dahil sa mga lugar na ito, nagkakaroon dito ng double, triple ceiling. Ibig sabihin, nagkaroon ng tatlong buyer sa isang property. Nangyari yun dahil sa kakulangan ng pag-iingat. Kasi maraming mga buyer nagkaroon ng pera dahil galing sa abroad, malaman nilang binibenta yung property dito. Tara, bilhin natin. Wala sa kanila yung diligence. Kaya ang nangyari, nabalitaan nila na may isa na nagkiklaim na bili ko na yan. O mayroon na natin isa nagkiklaim na bili ko na yan. Paano maiwasan? Siyempre, through diligence. May mga investigation team na gumagawa niyan para malaman nila kung isang property ay nabenta na o naokupay na ng iba. Kaya dun sa mga bibili sa mga ganitong lugar, pinapayo ko sa inyo, maging diligent po kayo. Magtanong-tanong po kayo sa mga nandito. Karamihan po ang may-ari, hindi taga rito. Kaya kung halimbawa ang nakausap mo ay isang tenant, ang nakausap mo ay isang trustee, at nagustuhan mo yung property at may pera ka, huwag mo agad babayaran yan. Magtanong-tanong ka. Una, punta ka sa assessor office, tanungin mo kung sino ang nagbubwis. Tanungin mo kung anong history. Pero pwede rin bumili ng rights. Maging sigurado lang kayo. Kasi kapag rights pa ang bibili nyo, syempre mura pa yan dahil hindi pa yan titled. Pero yung isang rights ay isang karapatan na rin na parang pagmamayari mo yung isang property. At pag dumating yung time na sinasabi nila na itong watershed ay magkaroon ng mga sariling titulo, yun yung pinakamagandang parte na mangyayari sa inyo. Nandun na kayo sa isang property na nakaposisyon sa inyo na ipapangalan. Siyempre, kung halimbawa yan ay agricultural yan, CLOA yan. Pag sa DNR niyan, EP naman ang ibibigay na title yan. Kaya, potential na pwede nyo gawin. Pag may pera kayo, i-verify nyo maigi, tanong-tanong nyo, alamin nyo, at kausapin nyo mismo, siyempre, yung may-ari. Kung may ahente kayo, magpatulong kayo sa ahente nyo. Sino ahente na magpatulungan nyo? Siyempre, yung knowledgeable. Alam niya kung ano yung ginagawa niya from one to finish. Ibig sabihin, from beginning to finish, the transaction complete package na ibibigay sa iyo ng agent o broker ninyo. Huwag kayong magtiwala lang sa mga taga-Riyan. Baka kasi mangyari katulad ng iba na kausap namin na nagkaroon ng triple ceiling, hindi lamang dahil pwedeng ibenta kasi ng ibenta ang isang rights hanggat hindi pa napapatransfer sa pangalan ng isa. Ibig sabihin, siyempre dahil mga position lang at ang nakabili ay for what we call this, ito ay investment lang. Siyempre, hindi dinidevelop yung property, hindi inukop yung property, binabakuran lang. Pero baka pwedeng, katulad ng sinabi ko kanina, na ibenta na pala sa iba. Ang gawin nyo, pag nabili nyo isang property at interesado kayo, i-secure nyo na siya. Pwede nyo tayuan siya. Kaya kung halimbawa, ang plano mo sa lugar na ito for investment, ipinapayo ko sa iyo dito sa amin, sa kuya po, dito doon sa amin sa Nueva Ecija, ang daming property doon na ipinagbibili kung ang purpose mo ay investment. Ngayon, kung ang purpose naman ay dahil near in Manila ito at bumili ka ng residential na pwede mong pagbakas, pwede rin naman. Kasi napakalapit ng Antipolo Rizal sa Marikina, sa Manila, sa Quezon City. Kung gusto mong lumanghap ng sariwang hangin, kasi dito sa lugar na ito, makikita mo dito yung napaka-press ng mga bundok, makakapal ang ano dito, makakapal ang mga puno, saka
madadaanan mo yung napakaluwang na kalsada. May mga area na pag natanaw ng mata mo, yung stress mo ay nawawala. Isa sa mga pwedeng tulong doon sa mga taong stress sa Maynila, yung makakita ka man lamang ng mga magagandang tanawin. Siyempre, package yan. Pag nandito ka sa Antipolo Rizal, kasi may mga tanawin kang nadadaanan papunta rito sa lugar na ito. Oh, ayan. Napahaba na yata yung ating video. At ganito na lang po ang gawin nyo. Halimbawa, interesado kayo na mabili itong property nito o alinmang property dito sa Antipolo Rizal, dahil nga may area dito na wala pang mga titulo, ay magsigurado po kayo. Pumunta kayo sa Assessor Office. Kung yan ay may mga tax declaration yan, pwede nyong bilhin po yan at ipatransfer sa pangalan nyo. Gumawa po kayo ng deed of sale. Sa tapos may mga witness po kayo na nagpapatunay na ang property na yan ay sa kanya, tapos ng tenancy, walang tenant po na naka-occupy. Pwede nyo pong bilhin yan basta makita nyo na yan ay walang problema, kasi ang rights ay isang nagpapatunay na rin po yung pagmamay-ari mo sa isang property kung ikaw ay nakaposisyon sa isang public land. Yan po. At sa mga interesado na sumubaybay sa ating channel, may mga video kami na i-release, video akong i-release na property for sale sa Nueva Ecija. Muli, ang property po ay mataas na parte, hindi po siya binabaha. Ideal po siya pang residential. Lagyan mo lang ng kalsada sa gitna hanggang dun sa dulo sa creek, ay maganda siyang residential po. Ulitin ko, hindi binabaha po yung lugar hanggang dun sa dulo. Mayroon siyang creek dun sa pinakadulo siya bago kalsada ulit. Sa interesado na ma-acquire yung property, mayroon po akong description number dyan sa baba. Pwede nyo po akong tawagan para ibigay ko po sa inyo ang ilang mga detalye na kailangan ninyo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.